ang boss babe ng Dream Team. Let's give a warm of applause to Coach Emily Acohedo. Alright, evening po sa ating lahat. Thank you much, Sir Randy, no, sa amazing introduction. And of course, no, I'm so excited and sobrang honored tonight na ako po yung naimbitahan na speaker. Kasi I'm so excited to share to all of you itong talagang napakagandang negosyo. Okay? So before ako mag-start o mag-share ako ng screen, naririnig naman po ako ng malakas po, Sir Randy. Okay, so let me share my screen, okay? So, nakikita naman yung aking screen, no? So, again, good evening everyone. Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat na nandito sa Zoom room, okay? Kung saan sulo ka man ng mundo ngayon, nasa ibang bansa ka man, OFW ka man, welcome po dito sa ating presentation. So, hindi ko na patatagalin ito, no? Kasi alam ko, isa po ikaw na nandito ngayon kasi ikaw ay naghahanap ng magandang opportunity naman na pagkakakitaan. Gusto mo nang bigyan itong big break itong 2021 mo, tap. Kasi sa sobrang bangyayari, no? At talaga naman lahat naman tayo gusto magkaroon ng extra income. Ano ba yung nandito? So hindi ko sasayangin yung oras ninyo, no? Dahil itong negosyo na isip ko sa inyo talagang first of a kind business opportunity at kapit ka lang hanggang dulo. Maiksi lamang to, no? At marami pa kaming sorpresa na kung saan magkakanta pa ng additional na pagkakakitaan. Alright, so na, your journey, your Tok-Tok journey starts now. Okay, so again, let me formally introduce myself again. My name is Emily Acohedo. Yes, tama si Sir Randy. Ako po ay isang hotelier by profession. No? Isa po akong hoteliers, no, sa Boracay, ayan. So alam po natin yan, no? Nung dumating yung pandemic, isa po talaga ako sa pinakatinamaan itong ng COVID, no, isa po ako sa nawalan ng trabaho. Pero sa lahat ng nawalan ng trabaho, ako po yung pinakamasaya dahil itong negosyo talaga na i-share ko sa inyo ay sobrang laking tulong, no? I am proud Tok-Tok operator and online franchisee. Ayan. Sobrang excited talaga ako na i-share yung negosyo sa inyo. Okay. So, nandito ka kasi tuturuan ka namin o i-share namin sa inyo kung paano ka ba kikita, no? How to make money online gamit lamang ang iyong cellphone or laptop or meron kang tablet, okay? Kahit na sa bahay ka, pwede kang kita tulad ko, okay? So now, do you agree na sa panahon ngayon, tatlong bagay ang mahalaga, okay? Of course, kailangan natin yung pagkain, no? Kailangan natin yung matibay na health, okay? Ayaw natin magkasakit, tama. Okay? And of course, kailangan natin yung pera kaya ka nandito, okay? So, yun naman tayo, bottom line, lahat tayo kailangan natin ng pera, kaya lahat tayo natatawa kasi kailangan natin may provide na pagkain, no? Para sa ating pamilya. Now, nung dumating yung COVID, no, talagang napakalungkot, no? Bungad pa lang ng 2020, no? Sa kasamang magto-2 years na pala ito na malayan, okay? So, nagka-lockdown tayo. So, talagang sobrang struggles tayo, no? So, dahil naman ito talaga yung reason kung bakit lahat tayo nahihirapan, no? We encountered lahat ng tao talagang suffered in financial hardship. Kahit mayaman, no? Kahit may mga negosyo, no? Lalo pa naman yung, especially yung talagang regular na empleyado lang, no? Isa po tayo doon, okay? So, dahil nito, maraming nagsarang negosyo. Kaya maraming nag-suffered na walang mga sahod, no? Alright. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung business trends, okay? Ano ba yung pwede mong inegosyo na dahil kahit na pandemic, no? Kasi alam natin, maraming nagsasara. Pero ano ba yung mga business trends? So, sabi nga ni Chinkitan, no? Kung ikaw ay magninegosyo na may kinalaman sa pagkain, ay magbo-boom yan. Alam naman natin na isa ka doon sa pumila sa mga grocery, no? Lalo-lalo na start lang ng pandemic or lockdown, tama? So lahat tayo talaga nag-impact na sa atin ng bahay, no? So nakakalungkot naman nung mga hindi ka prepared pala tayong pera, tama? So ito naman yung na may kinalaman sa health. Okay? Alam natin yan na hindi naman tayo umiinom talaga vitamin C. Pero nung dumating itong COVID, nakotakot na at nagkaubusan yung mga vitamin C yan, mga essentials, no? mga mask, at saka yung ating mga alcohol, di ba?
So isipin mo yung mga pharmacy talaga, hindi naman sila nagsara. May nakita ka bang pharmacy nagsara? Di ba? Wala. So kahit pharmacy ngayon, naka-drive-thru na yan. Ano, talaga essential talaga. Okay? So right now, may mga business din na talagang nagsara. No? Pero anong ginawa nila? Nag-shift tayo to online business. Ano ba to? Coach M's online business, no? Ito yung e-commerce na kung saan, kahit sa ayaw sa gusto mo, ito na yung trading at saka yung online business, kailangan mo na lang mag-adapt. Bakit? Kung yung negosyo mo, pa yan online, mapag-iwanan ka, no? Alam natin yan na kung ikaw ay mag-advocate kahit before pandemic naman, guys, no? Mahilig tayo mag-Lazada at saka mag-Shopee, aminin mo yan, no? Maka si Ma'am Michelle o si Ma'am Marie, no, panay ang add to cart mo, baka punong-puno na yung Lazada mo kaka-add to cart, okay? Yung nag-aabang ka sa 11-11 or 12-12, mag-Christmas, so panay add to cart tayo. So why not, no, pagkakitaan natin yung cellphone at internet ang gamit mo, okay? Dahil sa ayaw sa gusto mo, ito na nga yun, online businesses nito. So may nakikita ka dyan na marami nag-live dyan, nagbenta ng mga damit, pagkain, at kung ano-ano pa, alahas. Yung tipong lahat na nakikimind doon, so lahat na yon. So now, sino yung nagpo-connect nito, no? Nagiging familiar din sa mga payment na COD, no? Lahat tayo gumagamit ng GCash at saka online transfer. So meron tayong online seller at saka online so, nagpo-connect yan sa mga yan. Ito ang ating delivery services. Kaya naman, itong delivery service ang talagang pumatok at number one na negosyo. Tama. Kasi sila po yung naghahatid ng ating pangangailangan. So kung nakikita mo yan, si GoGo, si Foodpanda, Grab, busy-busy yan sila. Sila yung naghahatid ng mga in-order natin o mga in-add to cart natin, tama. So kaya naman, no, basta pagkain, pinapa-deliver, yan. Okay, yung mga groceries mo, di ka na lumalabas, pwede mong pa-deliver. Okay, yung ating mga pamalengke, pinapa-deliver na din yan. Okay? Yung ating mga favorite restaurants na nagsara, hindi ka pwedeng bumili doon, no? But right now, pwedeng-pwedeng mo namang bilhin sa online, no? Yung mga delivery services ang naghahatid talaga sa atin. Kahit ano pinapa-deliver, no? Kahit yung paborito mong sapatos, okay? Hindi ko lang alam kung umorder pa ng sapatos, pero pwede mo yung bilhin sa online, alright? So, meron pa tayong mga gadgets, mga appliances, so talagang ano, talagang nakakatuwa lang, no? Hindi ka naman makakalabas, pero talagang lahat na bibili mo na online, right? So, yung mga nag-work from home na, so yung mga kailangan na nila, pwede nilang ipapadeliver din, mga documents, right? So, isa ka ba din ba doon na mahilig sa halaman? Okay? Si Ma'am Jeneline, okay? Baka ikaw po ay talagang kantita na rin, ma'am, no? Nagpapadeliver ka na ng mga halaman, okay? So isipin mo yon, nakita natin yung pangangailangan bumili online. Tama? Kahit ba estudyante, kahit matanda, marunong nang gumamit ng online. Mag-o-order-order na lang tayo sa online. Ngayon, na-realize natin, we save us time. Bakit? Kung lalabas ka, di ba? Kung mga girls, nagkikilay pa tayo, di ba? Tama. Di ba? Maliligo ka pa para lumabas, may bibilhin ka. Pero why not? Ibuon na lang yan. Pareho lang naman eh. Mamamasahe ka pa rin, why just not book, di ba? Okay, so ganun kahalaga ang itong delivery service. Okay, now, magkano ba ang traditional delivery service na operator na kinikita nila? Okay, alam natin, no, ilan lamang yan ng mga operator na existing, okay? Magkano yung kinikita ng mga operator na yan? Okay, so ito yung ating sample computation, no? So for example, itong si Grab, no, si Lalamove and Mr. Speedy. Alright. So for example, itong si Mr. Speedy, yung rider natin, ang kitaan nila is 80%. Ang laki ng kita ng rider, no? Parang gusto ko na din mag-rider. Okay? So 20% naman yan sa operator. Okay. Now, kung merong booking fee na 100 pesos, ang kita or ang profit there is pesos. And the 20 pesos will go to Mr. Speedy dahil 20% ang income ng ating mga operator. Alright, next. We have Lalamove, no? For example, merong booking fee na 200 pesos, okay? Yung income ni rider dyan is 160 pesos and the 40 pesos will go to Lalamove. Alright.
Meron na naman tayong booking fee na 250 pesos kay Grab, okay? So yung ating 200 pesos will go to the rider, no? And then 50 pesos will go to Grab. Right. So again, remember, no, ang delivery rider or yung income or profit ng rider is 80%. Okay? And sa mga operators na binanggit ko, no, si Grab, alam mo, si Mr. Speedy is 20%. All right. So isipin mo na lang, no, kung itong computation na napapakita ko sa inyo as traditional delivery service operator, magkano yung kinikita nila, okay? Palagay natin, guys, si Grab, meron siyang 100 riders, no? Multiply natin, assuming 150 delivery fee per transaction times 20 deliveries per day. Kikita siya ng 20%, di ba? So, ang profit niya per day is 60,000 pesos. Ang galing, no? Parang bakit nga ba po naman tayo magtayo na lang operator nito, no? Ang laki-laki ng profit in a day. Imagine 100 riders pa lang yan, right? So, tumataging ting yan na 1.8 million profit in a month. Wow! Ganun kaganda. Okay. Ngayon, bakit mahirap mag-set up nitong traditional delivery service at nabibilang sa mga daliri lamang natin kung ilan lang yung mga delivery service na yan na nakikita nyo, di ba? Dahil kailangan mo maglabas ng huge capital. Kailangan mo ng 50 million for the app software development. Okay? And next is 15 million, no, for the software systems maintenance, right? And of course, kailangan mo mag-hire ng mga tao, kailangan mo ng opisina, kailangan mo ng yung mga business permits and etc. ng mga university at all. So isipin mo ang halaga pala ng talaga investment nito, napakalaki. Million. Wala naman tayong million. Kaya hindi natin 'to magagawa, magkaroon ng traditional delivery service. Okay? Now, ito yung pinakabago, yung si TokTok, no? Yung pinakabago at ito lang naman ang pwede mong i-franchise na. Diba? Yun yung pinaka-good news, eh. Pwede tayo mag-franchise. Okay? Alright, so, itong ating operator delivery service, no? Ito yung negosyong napapanahon. Kahit mawala ka na sa mundo, may delivery service, no? May pandemic o wala, may delivery service. Alright? And now, who are the people behind this talagang trending at popular na negosyo na to? Sino yung founders na to? Alright? So, I want you to be confident and rest assured na ipapakilala ko po sa inyo. When it's about technology and young leadership, no? Meet the man in charge for the number one local app in the Philippines, yung TokTok, okay? And one of the best franchise, Shomai King. Meet our CEO, Mr. Jonathan So, our also president, no? Grabe, napaka-prominent itong mga boss na to. Okay? And first, Vice President and CFO, Mr. Carlito Makadangdang. Now, alam ko, no, gusto mong subukan itong negosyo na to, but you, hindi ka, ano, hindi ka makakali, baka mamayas ka yan. You wanted to know where, kung sino ba yung mga, who are the people behind this, no? I want you to be confident again and rest assured itong negosyong napapasukin nyo, guys. Established, recognized, no? Bakit recognized? We even have the most outstanding global entrepreneurs. Yung mga boss natin na yan. The year of 2020, no? Sagsagan na maraming negosyo na, pero ang ating mga boss, nawalan yan. Okay? So meron po tayong franchise company of the year, no? Kung makikita mo siya, my team, sila pala rin yung may-ari. Yes! At for sure, nakakain ka lang yan, no? Nakikita mo na yan yung mga food carts na yan kung saan-saan, no? Na hindi lang sa mga grocery, ang mga MRTs, and also, no, you can check also the YouTube, no, kasi bakit, no, feature tayo ni Miss Corina, no, sa Rated K, ang ating mga boss, alright? So, I'm so proud of them, no, itong ating mga boss, kasi marami po talaga silang natulungan sa negosyo na to, despite of pandemic, alright? So, now, itong Cloud Panda, sila lang din naman ang nagmamay-ari nito, one of the biggest IT company in the Philippines. And that's why, ang bilis na nagkaroon tayo ng delivery service at pwedeng-pwede ka na mag-franchise. Ngayon, Ms. Ems, parang franchise, si Grab ba? Pwede ba ako mag-franchise? Hindi po. Siya yung pinakauna-una, no? Tayo lang yung nag-offer ng franchise. Tayo lang yung openly for public. Now,
itong Gold Panda na to, no, sila lang naman yung system behind Pure Gold, Ferrari, Rolls-Royce, and even Globe, no? Isipin mo na lang, yung mga malaking kumpanya, hindi yan sila makipag-tie-up na to. So, ngayon, malalaman mo na talaga hindi basta-basta itong negosyo na papasukin mo. Established and recognized. Yan. Alright. So, ito pa, speaking of recognized, established, and popular, and ambassadors ng Tok-Tok. Sino bang hindi nakakilala kay Kat Neal, no? Taas ang kamay. Hindi ka Pilipino pag hindi mo yan kilala, no? Sino bang hindi nakakilala kay Vice Ganda, alright? So, isipin mo na lang yung ating mga brand ambassador, highly paid po mga celebrity na yan. Kung ikaw nag-iisip scam at talagang hindi kalokohan itong negosyo na to, well, ikaw na po magsasabi niyan, okay? Alright, so have your own delivery service and enjoy being an online operator while you are the comfort of your home. Like ngayon, nasa bahay lamang po ako, pero talagang ang laki na naitulong itong negosyo na to. Okay? So, earn from home. Ayan. So, kailangan lang natin mag-ano, kailangan mo lang maximize yung time mo, no? Sayang yung kakapanood mo ng Netflix yan. Gamitin mo yung cellphone mo para kumita ka naman kahit nasa loob ng bahay lang. Alright? So now, the great news! Of course, no? Wala kang malaking kapital. I love ko at lahat naman tayo pareho lang. So, instead of spending millions, now you can have your own delivery service business for only, na hindi po siya 288,888, but only 17,888, guys. Grabe, no? For this amount, no? All in. Na yan. So, syempre, special limited time promo package. Kailangan mo na i-grab to kasi hanggang Monday na lang yung promo. And anytime soon, masastop na po yung ating pag-offer ng Tok-Tok. Kasi alam natin naka-system yan, di ba? Hindi po lahat magkaroon ng opportunity talaga na maging operator. Ako sa iyo, i-grab mo na itong opportunity na ito. Ang goal po ng company natin ang nagbigay ng best na promo price kasi para mas maraming mga Pilipinong matulungan. Di ba? Alam natin yung panahon natin ngayon. So yan, ang napakagandang balita yan, di ba? Kasi lahat na yan, kayang-kaya mo na gawang paraan yan. Okay. So ngayon, ano po yung promo package? Okay, we have the Tok-Tok personal delivery link and referral. Magkakaroon kayo ng Tok-Tok operator portal. Huwag ka mag-alala kasi we have the separate training na technical na ituturo naman sa'yo na libre lang. Alright? So we have the technical support and online franchise operator training. Tama. So we have the customer assistance hotline that you may contact as well, no? But help at toktok.ph. And of course, on Monday to Saturday, mayroon yung number at saka yung schedule, right? So ito na, paano ka bakikita kasama si Tok-Tok? Kasi alam ko, no, kayang-kaya mo ng paraan yung franchise na yan. No, mo, paano ka kikita? Excited tayo sa kita. Okay. So being a Tok-Tok online franchisee and a Tok-Tok franchise operator now, no? Magkakaroon ng referral or delivery link na to, no? Yan, www.toktok.ph/delivery. So magkakaroon ka ng franchise code. Simple lang, no? Gamitin mo lang yung social media mo, mag-TikTok, no? Mag-YouTube, mag-Facebook, hat sa marketplace. Why not i-share yung code mo sa mga friends mo sa social media para makita ka naman. Alright? So they can start booking with the use of your Tok-Tok ID and number. So gamitin nila yung application na yan at pwede-pwede din lang i-download na yan. Kasi bakit? We are offering the cheapest delivery rate. Okay? So malaking tulong din po yan sa kanila. At the same time, you're earning 3% at papasok naman yan sa JC wallet mo. Ganon kaganda, no? Every time na may gumagamit yan sila, we will teach you here how to maximize 3%, okay? So itong team na to, na buong team na to, sa buong negosyo, alright? Okay, so now, ito yung sample ko, computation kung magkano yung kikitain mo ng commission of 3%, okay? For example, meron kang 20 na friends, no? Meron silang booking per day na isa, assuming that we have estimated booking of 200 pesos. 20 bookings made. So, total booking fare for 20 users is 4,000 pesos. So, magkano yung 3% niyan? Itikita ka ng 120 pesos a day. So, hindi na masama. Bakit? Ang ginawa mo, is share mo lang yung mo. So, kahit pag ginagawa, kumikita ka. Diba? Lifetime pa yan. Okay.
So assuming meron kang times 1320, meron kang 3,600 peso, napakalaking tulong na, di ba? Pwede na pambayad ng kuryente, di ba? Okay, how much more kung mas ipag mag-share ng iyong code, alright? So now, as a TokTok operator, you can hire or recruit up to 100 riders and drivers. Guys, please take note, no? If you, wherever you are right now, no, nasa ibang bansa ka man, alam ko may mga pamilya ka sa Pilipinas, no? For example, if you are in Cebu din, no? Cebu ka, pero may kamag-anak ka na sa Manila, sa Davao, well, you can hire a riders. Tulungan mo yung pamilya mo, no? Tulungan mo sila maging rider at pwedeng-pwede nilang gawin itong negosyo na ito. Nakatulong ka pa, kumikita rin sila. Pariho tayo dito at kumikita, kaya ang saya ng negosyo nito. So now, how to earn as a TokTok franchise operator? Now, if you are ready, syempre, kailangan mag-franchise. No? Hindi ka magkakaroon ng code at hindi ka magiging operator kapag hindi ka franchisee, okay? So you have to avail the promo muna, okay, while naka-promo offer pa tayo. So ngayon, kapag ready ka na mag-hire ng riders, no? So income will be generated through your TokTok riders. So kapag nag-accept na sila ng bookings yung mga riders natin, no? Syempre, yung ating riders, magkakaroon sila ng riders application apps, okay? So every time na successful yung mga riders, guys, kumikita tayo ng 7% na commission. And of course, papasok ulit yung commission na yan sa JC wallet natin. So say, this is hindi kailangan ma-stress. Bakit? Hindi mo na kailangan mag-remit-remit yung mga riders sa'yo or anything, no? Lahat ng kitaan is talagang online na lang. So ganun kaganda negosyo. Alright. So bilang operator naman, no? Kasi pwede ka mag-hire ng 100 riders. Palagay natin, meron kang 20 riders, no? So meron silang delivery per day, no? Each rider na 10. Number, so equals number of delivery transactions per day is 200. So assuming meron tayong amount na 200 pesos per transaction, so isipin mo 40,000 pesos per transaction per day. Magkano yung 7% mo? Doon sa 20 riders na lang na yan, no? Meron kang 2,800 pesos. Ang saganda, di ba? Di ba? Tapos palagay natin, no? 30 days, pwede kang kumita 8,000 na. Ngayon, ito yung depende ito sa'yo kung talagang gusto mo magkaroon ng maraming riders. Isipin mo lang 20 pa lang yan na motors. Hindi ka pang pag-hire ng wheels dito, di ba? Yun ang ganda yung negosyo. So, yung mga riders natin, no? Sabi ko kanina, 80% outright income nila. So the riders can earn up to 1,500 a day. Pero syempre, disclaimer naman, kasi may mga riders tayo na ginagawa itong extra income lang. For example, meron silang trabaho. After yung out nila, pwede silang maging extra dito as rider. So yung iba naman, source of income talaga nila yung pagiging rider, mas malaki yung kikitain nila. Tama? So itong sample computation ng rider, no? 10 average daily deliveries times 150 average delivery fee times 80% rider income. Palagay natin 30 days, pwedeng kumita yung mga rider natin ng 36,000 pesos. Grabe, no? 36,000, parang supervisor na to ng regular employee dito sa Metro Manila. Tama? Okay, ayan. So grabe, no? Hindi lang tayo pang motor. Hindi lang tayo pang tricycle. Tricycle, you can hire them outside Metro Manila. So, lahat ng kamag-anak mo dito na may sasakyan, ikaw may sasakyan ka na hindi ginagamit, pagkakakitaan natin yan, no? Hindi naman lahat ng may sasakyan ngayon may pera. Anong Panggas yan? Kailangan ng extra income yan. So, gawin natin, i-share natin itong negosyo, no? Tapos at the same time, kuha tayo ng mga riders na yan na nangangailangan din ng extra income. Malaking tulong, di ba? Lalo naman sa panahon ngayon. Alright? So, syempre, kung nag-iisip ka pa din na talagang kung hindi ka pa convinced na talagang totoo, isipin mo na lang yung mga billboards namin dyan sa EDSA, no? At dami pa. Ang talagang malalaki ang billboards na yan. Dito pa lang, makikita mo na talagang well-funded yung company, right? So, now, again, sabi ko sa inyo, TokTok is expanded, no? So, we have Luzon, Visayas, Mindanao, no? Kahit Cavite, Bohol, sa Boracay, may TokTok na tayo dyan. Alright. Now, ito pa yung maganda. Hindi lang tayo pang delivery service, but pang shopping pa tayo. Ako, ito na yung sinasabi ko eh. Nasabi nila, scam ito. No, scam? O isipin mo, si SM at Robinsons, guys. Ipag-partnership, no, kay TokTok.
sa tingin mo hindi yan nakipag-meeting yung mga may-aran, no? Hindi nila chinek si Tokto kung legit ba talaga safe yan, 'di ba? Ikaw na lang sasagot niyan, all right? So lahat ng pwede mong bilhin sa SK Mat Robinson, hindi mo na kailangan lumabas ng bahay, no? Kung tinamad kang lumabas, pwede mo ipabili na lang yan. Pwede ka na mag-shopping. Itong Tok apps mo na yan. Alright? Ito pa, meron pa tayong Tok Tok Mall. Ano naman ito, Miss Ems, no? Ano ba itong Tok Tok? Ano ba kinalaman ko doon sa Tok Tok Mall? Now, mahilig ka mag-Lazada. Okay? Mahilig ka mag-selfie-selfie at nagpo-Facebook ng uutindi. Okay? For example, meron kang blazer, sinuot mo, no? Tapos nagustuhan ng mga kumari mo, ay, ang gusto ko yung blazer mo. No? Ma'am Cecil, gusto ko yung blazer mo or yung sport watch mo. Saan mo binili yan? Binili ko yan sa Shopee. Suki ka ng Shopee. Alright? So ngayon, ang tanong ko, kumikita ka ba doon kapag may referral ka? Diba? Wala. Wala kang income. Kahit thank you, wala. Pero dito sa Tok Tok Mall, no? Additional na dinagdag sa pagkakitaan mo, kikita ka dito ng up to 3.5%. Sa ayaw sa gusto mo, magkakaroon ka nitong website na to na kung saan i-share mo lang yung link or shop link mo or website mo sa mga friends mo kahit sa abroad. Pwede silang bumili dyan at kumikita ka dyan ng pera. No? Saan mo mas gusto mo? Sa 0% o 3.5%? Ikaw na mag-decide dyan. Diba? So napakaganda at napakasulit ng itong negosyo na to. Ang daming kitaan talaga. Alright. Now, ito pa yung good news. Oh my gosh. No? Sobrang excited ako. No? Kaka-announce lang ito ni Boss last week. Magkakaroon tayo ng guys ng Tok Tok Food, no? Ano naman ito? Additional income mo to. No, makukuha mo to kapag inavail ang franchise. Right? Yung Tok Tok Food lang naman, no, is ito yung counterpart natin kay Foodpanda. So anytime, anywhere, pwede kang for example, sa Boracay ka, nagbabakay ka na sa Palawan ka, no? Nag-crave ka ng food. For example, pumunta ka ng Boracay, nagtitipid ka ng hindi kumain sa hotel, right? Pwede ka mag-McDonald's o pwede ka mag-book. So ikaw as operator, as our franchisee, kikita ka dito. No? Kung meron kang existing na business, kung businessman ka na nandito ka ngayon, pwede mong i-add ito sa negosyo. Ipasok mo yung mga milk tea mo dyan para yung negosyo mo na may kinalaman sa food na yan. Ipasok mo, no, as a merchant partner or food partner dito sa ating negosyo. Alright? So, matatapos na ako, no? Yung opportunity, guys, are like sunrises. If you wait too long, you'll miss them. So, talagang minsan ang opportunity, minsan lang yan pumapasok, no? Minsan lang nagkakaroon ng magandang opportunity. So, kailangan i-grab na natin. Kasi alam ko, nandito ka ngayon kasi baka sakali ka na matulungan ka ng negosyo na to. Ako na nagsasabi sa inyo na walang ako ng trabaho, pero itong negosyo talaga na to, ay talagang malaking itnatulong, no? Kailangan lang aralin, bigyan ng oras itong negosyo na to. So kakapray mo kay Lord, no? Ito na yung panalangin mo, no? Kung duda ka pa, nako, ang labo mo na. Kasi nagpray ka tapos ito na, tapos nagdududa ka pa, 'di ba? All right. So, thank you and welcome to the good life. Okay? So I'm done with my presentation. I hope, no, talagang makapag-bisita kayo. And syempre, guys, hindi ko to tatapusin ng ganun-ganun lang. Tama. Kasi itong tatawagin, meron akong tatawagin na itong tao na to is mom of 5 kids. Itong 5 anak niya, talagang magkakasunod-sunod yan. Maliliit talaga na chicken things. Pero hindi ko alam kung paano niya nagawang kumita dito sa negosyo na to na at the same time inalagaan niya yung mga anak niya. You know how it is for being a mom, like having online classes ng mga anak mo. At the same time, gusto pa akong kumita. Well, kumita lang naman to ng 100K, no? Sa loob ng 6 months. Pero tatawagin ko na yung ating bisita na siya din ang sasagot ng mga katanungan dito sa ating direct message box. Okay? No other than Mom of 5, Miss Anne Marie Parunggal! Anne Marie? Wala po kayong sound. Ayan, naririnig po. Ayan, naririnig ka namin, Mama Anne Marie. Ang ganda naman ng ating mga Good evening, everyone. Good morning sa lahat na nandito ngayon sa presentation. Again and again, I'm Anne Marie, your full-time mom of 5 and a franchise consultant. Good evening sa iyo, Miss Emily Acohedo. Ayan, maraming salamat, Ma'am Anne Marie. Alam ko, no, hindi ko alam
muna sa likod mo, sa kabilang kwarto mo, pero malaking long na nandito para at least ma-inspired naman ng ating mga bisita, no, na ako nagbabalak na magnegosyo din. Okay? So, Ma'am Anne-Marie, meron kayong mga katanungan dito sa chat box, no? So, ayan. Diba, Ma'am Anne-Marie? Medyo naghang yung camera mo dyan. Narinig mo, Ma'am Anne-Marie? It's a pleasure po para maikita sa Dream Team at makapag-share sa inyo. Alright. So, Ma'am Anne-Marie, meron tayong dito. Interested po ako, ma'am, mag-franchise kay Langugo. Hindi mo kasi ako techie. Anong masasabi mo dyan, ma'am? Hindi po daw siya techie. Ah, hindi siya techie. Actually, ako din, Miss Emily, nung pinasok ko itong negosyo na to, hindi rin ako techie. Eh, hindi ako pa ng mga parang hindi maganda yung ating connection, ma'am. Hindi ka gaano naririnig, ma'am. Hindi okay ang aking connection. Oh, that's okay. New normal. Nasa bahay lamang tayo. Naririnig na ako? Naririnig na ako, Miss Emily? Opo, opo, opo. Ayan. Okay, ayan. So, ganun nga, Miss Emily, hindi rin ako techie, no? Na nag-umpisa to. Pero ang maganda dito sa business natin is lahat provided at may team support na tutulong sa inyo para talagang magawa niyo yung negosyo kahit hindi kayo techie. Yun. Ang maganda sa negosyo natin, Ma'am Anne-Marie, no? They are worried kasi first time nila, tsaka online, bago sa kanila to. Hindi siya problema kasi lahat naman tayo, hindi naman tayo peke din, no? Parang cellphone, talagang Facebook lang tayo. So, dito naman is talagang provided lahat, no? Hindi ka mag-alala kung paano mo siya gagawin kasi meron tayong step-by-step, no, Ma'am Anne? Alright, so, may existing negosyo ako or may trabaho po kasi ako. Kaya ko bang ipagsabay ang tok-tok, Ma'am Anne? Yes po, Miss Emily. Actually, pwedeng-pwede nilang isabay, no? Kahit full-time, part-time, no? OFW. Pwedeng-pwede mo isabay itong business na to. Kasi online lang po siya ginagawa. Ayan. Tama. So, yung tipong nasa trabaho ka, pa-uwi ka pa lang ngayon, no? Habang nag-scroll-scroll ka ng Facebook mo, nanood ka ng mga drama-drama dyan. So, habang nasa ang pwedeng-pwede mong gawin yung negosyo, Miss Emily. Ito yung maganda dito, eh. Hindi mo kailangan bantayan, hindi mo siya kailangan ng pwesto o kung ano man, no, online na ang kailangan mo dito. Tama. So, naalala yung mga panahon, Ma'am Anne, no, na during empleyado pa lang tayo, no, during lunch break, habang kumakain ka pa na, yung scroll ng phone mo at maraming-marami yung nakaka-relate dito, no? So, itong negosyo na to, so, online na siya, madaling mong gawin during lunch break mo, papasok ka pa sa trabaho, pauwi na, so, ganun lang siya. Alright? So, may question dito, Ma'am Anne-Marie. Well, hold on. Galing kay Ma'am Cecil, no? Wala pa akong perang pangbili ng Tok-Tok franchise package. Pero napakasayang naman po kasi promo lang po ito. Mm-hmm. Anong masasabi mo dun, ma'am? Wala siyang pangbili, Miss Cecil. Naku, parehas tayo ng problema nung time na nag-franchise ako dito. Pero siya, ako kasi Miss Emily, risk taker ako eh. So ang ginawa ko, bigyan ko lang kay idea ha. Ang ginawa ko nung time na nag-franchise dito, yung pangbayad ko dapat before ng bahay, eh talagang take ako ng risk kasi wala na eh. Pandemic na walang trabaho. So naisip ko, why not na try ko naman sa negosyo itong pera. So ngayon, Miss Emily, ang kagandahan na nawawala si Mal. Puhunan ko. Dito ko na kinukuha yung pangbayad ko ng bahay dala. So hanggang kailan, no? 2022 na hanggang kailan natin sasabihin na wala tayong pera. Di ba, Miss Emily? Gawa natin ang paraan yan. Yes. Medyo nawawala-wala talaga yung connection mo, Ma'am Anne, no? Pero isa lang din masasabi ko, no? Matagal naman tayong walang pera. Yung tipong matagal na natin empleyado, pero hanggang ngayon, parang hindi pa tayo nakakapag-ipon, di ba? So, isa lang din, no? Na walang pera. So, yung ating promo na gusto
gusto mo to, pwedeng-pwede mo namang gawang paraan, no? Kapag ma-avail mo at para magkaroon ka ng lifetime business. Alright? So next question tayo, Ma'am Anne-Marie, no? Posible ba akong kumita agad after 30 days kasi may pera ako dito pero gusto kong kumita agad? Wow, agad-agad, Ma'am Anne-Marie. Posible ba akong kumita agad after 30 days, Ma'am Anne-Marie? I think nawala na si Ma'am Anne-Marie, no? Parang ako na lang sasagot dito, okay? So, posible ba kumita after 30 days? Well, kung inaral mo tong negosyo, no, binigay mo ng oras, ay posibleng kumita ka in 30 days, no? Posible mo ding makuha yung return of investment mo in just 30 days. Yes, no, I guarantee you that as long as binigyan mo ng oras itong negosyo at inaral mo. Okay? So, nawala na si Ma'am Anne-Marie. Ako na lang magbabasa ng ibang questions natin dito. All right. So, mayroong question dito kay Ma'am Michelle Simanes, no? May delivery quota po ba? Well, wala pong delivery quota po dito, no. Itong negosyo na to is sa iyo po. Ikaw po yung boss dito. So, depende po sa iyo kung bigyan mo to ng time na magkaroon ka ng maraming mga riders, no. Kung gusto mo bigyan ng quota yung sarili mo, eh mas maganda. Bakit? Mas kikita ka ng malaki, no. So again, ma'am, walang delivery quota. Ayan, nandiyan na si Ma'am Anne-Marie. Ayan, nakabalik na siya. Aking signal, Miss Emily. Yes, yes. No, sana huwag kang mawala, no? Okay, may question pa tayo. Kailangan na natin siyang yakapin. Yeah, okay lang yan, no? Kasi nasa bahay tayo at may time talaga na hindi okay yung ating internet, alright? So, Ma'am Anne, mayroong nag-chat dito. Hindi ko kasi paano po ba ito? Hindi niya daw niya. So, actually, Miss Emily, ikaw po ba linya po din ito? Ako kasi hindi ko rin siya linya. By the way po, 14 years po akong employee. So, at first time po lang din mag-try ng ganitong business. Sa panahon kasi natin ngayon, no, nag-lockdown, nagsara lahat, nawala ng trabaho, nawala, nagsara yung mga negosyo. So, why not itry natin yung hindi natin linya, no? Basta legal, marangal, no, why not pasukin natin siya? Ayan. Ito usapan, Miss Emily, linya mo to, kung doktor ka man, engineer, graduate ka man ng cum laude, no? Lahat pwede dito, kaya nakapagtapos ka or hindi, pwedeng-pwede ka dito sa business na to. Tama, Ma'am Anne-Marie. Yan na yung pinakamaganda sa negosyo na to. Hindi mo kailangan diploma. Hindi mo kailangan magaling mag-English. Tama? Okay, so, siguro masasabi ko din sa linya, no? Parang ako naman is, hindi ko naman linya din to, magiging operator, di ba? Isipin mo yun. Diba? Parang sino ba ang akakalain na lilinyahin natin to? Pero sa panahon kasi ngayon, kailangan mong kumita ng pera. Kailangan, hindi na, it doesn't matter kung anong linya-linya, importante, may laman yung bulsa, diba? Importante yan. Miss Emily, no, nag-online selling, why not tayo din, gawin natin siya, diba? Tsaka nakakatuwa, Ma'am Anne, kaya meron tayong kasama sa national flight attendant, no, si Ma'am Faith, pero isa din po siya, talk-talk operator, nakakatuwa, hindi naman yung ito linya. Ayan. May mga teachers din tayo dito. Ayan. Speaking of teachers, no? Gusto patiin yung mga Team Unstoppable Teachers ng Davao City, no? Na nag-franchise din at gusto kumita ng extra income na congratulations po. Ayan. So, wait lang. Basahin ko yung ibang message po dito. Pwedeng itanong ko muna sa asawa ko, Ma'am Anne-Marie. Pwedeng itanong muna sa asawa? Naku. Opo. Sa atin ba dapat itanong? Hindi ako makarelate dito eh. Pero ito po ha, kung ikaw po nandito ka and then yung husband mo or yung partner mo yung nag-work, ikaw yung nakakita ng magandang business opportunity. I'm sure kapag sinabi mo yan or sinare mo yan sa partner mo, agad niya sasabihin no. Bakit? Kasi may perang involved. Pero ikaw yung nakarinig ng negosyo, ikaw yung nakakita na magandang opportunity na to. Ikaw ang gagawa ng paraan para makapag-franchise ka dito. Kumbaga, respect lang dun sa partner mo na sasabihin mo sa kanya. But then, huwag ka mag-expect na oo siya sa'yo, lalo kapag may money involved. Tama ba, Miss Emily? Pero ito, advice ko, once na nag-franchise ka at 50-50 yung gusto ng partner mo, make sure lang na talagang gagawin mo yung negosyo, aaralin mo siya. Para mapatunayan mo sa partner mo na tama yung decision mo na mag-franchise dito.
Ayan, yun yung advice ko sa kanila, yung mga nagsasabi na tatanong muna sa asawa. Kasi literal yan, kapag pera ang involved, sasabihin agad, no. Kasi pera yan eh, di ba? Hindi na nila makikita, blanco na yung utak nila sa opportunity. Di ba, Miss Emily? Tama, tama. So, kung ako sa ilang, bingin mo na lang yung asawa mo. Pero the thing is, yes. you are old enough to decide. And the thing is, pareho lang ng tayong objective dito is to provide for your family, no? So, why not gawa natin ng paraan na ikaw naman nakakita ng magandang opportunity na to. So, mas maganda surprisahin mo na lang siya, no? Aralin mo tong negosyo at magdagdag ka ng income. Diba? Yes. Right. At ito, makakatulong to sa partner mo, Miss Emily, para magkaroon kayo ng another source of income. Yes. Ayan. So, maraming tanong dito, no? Kay Ma'am Joy, no? Si Ma'am Joy. Yung question ni Ma'am Joy is, kailangan po bang mag-recruit ng riders, Ma'am Anne Marie? Ayan. So, sa pag-recruit ng rider, yes po, kasi hindi po magpo-proceed or magtatakbo ang inyong pagiging tuktok operator kung hindi po kayo mag-hire ng rider. So, kailangan nyo po talaga mag-recruit or maghanap ng inyong mga rider para mag-operate po ang inyong delivery service. So, yes na yes po, Miss Emily. Yes, kailangan natin mag-hire ng rider. Tulungan din natin yung mga tao na magkaroon ng extra income yung pamilya mo, no, kung saan may mga kamag-anak mo sa probinsya. Tulungan natin magkaroon ng extra income. Malaking tulong naman sa kanila kapag hinari mo sila as a rider, right? So, another question, no, kay Ma'am Neth Darol, no? Ma'am, paano po kaya dito sa amin? Karamihan po kasi is non-pro po ang lisensya. Pwede pa rin ba silang i-hire? Sa mga license, Miss Emily, kailangan lang po pro license lang po. Yan din po yung ano natin sa ating batas. So, kailangan kapag mga delivery service na ginagamit or pang negosyo, kailangan po pro ang license. So, pro dapat po. Hindi po pwede ang non-pro. Alright, tama yan. So, our next. Okay. May coach or team bang mag-guide sa akin dito? Yes na yes, Miss Emily, no? Ito yung business na hindi mo siya gagawin mag-isa. Nandito po ang team, no? Dream team. Lahat, marami tayong team na magso-support, mag-guide sa'yo. May mga FB page, group chats, no? Na mga makakasama ka na online friends din na makakakuha ka ng tips, techniques sa kanila kung paano nila nagagawa yung negosyo, paano sila kumikita, no? So, ito yung maganda sa business natin, eh. Meron kang support, team support, no, na mag-guide sa'yo step by step hanggang sa matutunan mo yung negosyo. Ayan. At saka, Ma'am Anne Marie, isipin mo yun, no, minsan nakakatuwa nung bago pa lang ako dito, kaya inaaral ko yung business. So, isang chat mo lang, parang 10 na yung sumasagot. Yes, ang dami talaga, ko. Nakakatuwa. Yung question sa group chats natin, nandiyan yung mga operators, no, mga franchises na handang tumulong sa iyo. So isa din po kami doon na pwedeng tumulong sa inyo once nag-decide kayo mag-franchise dito. All right. So Ma'am Anne, I have three last questions, no. So lifetime and one payment lang po ba yung 1788, kasi interested na po ako mag-avail niyo. Wow. Wow, congratulations. Wow, congrats. Ang question niya, Miss Emily, kung one time lang ang bayad. Yes po, one time payment lang po yung 1788 and lifetime business. So, yun din po yung isa na nagsagustuhan ko dito. One time payment, lifetime yung business mo. So, yun po. Yes na yes tayo dyan, Miss Emily. Alright, ma'am, ano, kung sino po yung nag-invite po sa inyo, kontakin niyo po siya mamaya, okay? Kung ready ka na mag-franchise. Next two, Ma'am Anne Marie, is may babayaran po ba maliban po sa 1788? Follow-up question niya po. May babayaran. Sa bukod sa 1788, sa pagiging operator po, no, meron tayong mga top-up load. So malalaman niyo po yan once na nag-franchise po kayo dito. Pero 888, wala na po. Yan. Alright. So, okay. Sa franchise na 1788, may bayaran pa po ba paging tok-tok operator? Ayun nga po, Miss Emily. Top-up load. So, meron po tayong top-up load dyan para mag-operate yung mga riders ninyo. So, yun lang po yun. Malalaman nyo po lahat yan pasikot-sikot sa ating technical training once na nag-franchise na po kayo.
Okay, so last question, Ma'am Anne Marie, no? Paano po pala, ma'am, yung insurance ni rider? Si operator po ba ang sasagot in case ma-accidente po si rider? Ayan, so regarding naman po, Ms. Emily, sa insurance, ang rider kasi, ang motor nila is insured na po. So, tayong operator or once operator ka, pwede mo yung gawing as incentive sa kanila once masipag si rider, once marami shooting. So, pwede nyo po siyang bigyan ng insurance. Siguro parang 200 to 300 pesos lang naman yung isang taon, Ms. Emily, no, why not? Pang incentive sa ating masisipag na tok-tok riders, di ba po, Ms. Emily? So, pwede naman po, no? Alright, so yun na yun, Ma'am Anne Marie, no? I think nasagot mo naman lahat ng maganda itong mga questions ng mga gustong mag-avail ng franchise. And then I would be happy, no, to assist you at saka to welcome you dito sa ating team, no, kung saan marami dito ang hindi magkakakilala pero magiging business partners tayo. Alright, before matapos, Ma'am Anne Marie, no, mayroon po kayong sasabihin or message po sa lahat ng ating mga franchises or yung mga invites po natin ngayon? Ayan. So, again, thank you so much for having me here, Miss Emily. Pleasure po, no, makapag-share ako sa inyong lahat. Ayan, sa lahat po ng mga aspiring natin na franchises, naku, huwag na po kayong magdalawang isip. Nandito po ang team, kami po, no, para mag-guide sa inyo, para magkaroon kayo ng business bago matapos itong taon na to. Ayan. So, thank you so much, Miss Emily. Alright. Thank you, Ma'am Anne Marie. So, guys, alam ko, excited na kayo malaman ko paano ba magbayad at mag-avail itong franchise na to. Okay? So, hindi ko na din patatalin. Siya po ang mag-explain na to sa paano yung steps, paano magbayad. At yung sinabi ko kanina, na mas marami pa kaming sorpresa na kung saan makakatulong sa inyo na magkakaroon ka pa ng additional na pagkakakitaan, okay? Yung isa po sa talagang very successful, dati po siyang OFW at ginawa niya ng full-time itong negosyo na to. At sobrang very thankful ako sa tao na to. Din po siya talagang nakatulong sa akin para maging successful at magagawa ko itong negosyo na to, no? Alright, so no other than our mentor at saka isa po sa mga katulong dito sa inyo sa negosyo na to, no other than Mr. Albert Onciano. Hello guys, good afternoon. Palakpakan nga natin itong napakaganda at napakagaling na speaker natin for tonight, si Ma'am Emily Acohedo saka si Ma'am Anne Marie. Ayan, palakpakan natin ulit guys. Thank you so much po, Ma'am Emily and Ma'am Anne Marie. Okay, so guys, I'm here tonight para po ipakita naman sa inyo or sagutin yung tanong na paano magbayad. Kasi po ito yung pinaka palaisipan or big question ng mga baguhan or yung mga na-invite dito sa Zoom ng mga hindi nila kakilala personally. Okay, so i-share ko lamang po ang aking screen. Ayan, nakikita niyo na po paano magbayad. Alright, so kung yung nag-invite po sa inyo dito sa Zoom is kakilala niyo naman po at sinabi niya sa inyo, in-offer niya sa inyo, natutulungan niya kayo na i-process yung inyong application ng mas mabilisan, po pwede naman pong direct na i-transfer niyo sa kanya kung may tiwala kayo sa kanya. Pero kung yung nag-invite sa inyo, hindi niyo talaga siya kakilala, nakita niyo lang sa YouTube or sa Facebook, and then na-invite kayo sa Zoom, na gusto niyo yung negosyo, gusto niyo na magbayad. Kaso nga lang, baka mamaya takbuhan na ako nito kasi hindi ko siya kakilala. Tama ba? Meron bang pamamaraan para makapagbayad directly sa company? Yes, meron po. Yun yung papaliwanag ko sa inyo ngayon. Ang kailangan lang na ibigay nyo dun sa taong nag-a-assist sa inyo is yung information nyo para magawang kayo ng payment link na tinatawag. Okay? Kasi meron po tayong PayPanda, which is online payment facility system ng company na pwede ko yung magbayad through bills payment. So para may gawin niya po kayo ng payment link, kailangan nyo lang ibigay yung inyong first name, middle name, last name, birth date, gender, email address, cellphone number, saka address. Alright? So ibigay mo lamang po yan. Huwag kang maglala. Safe po yung identity mo. Pag nabigay mo na yan, bigyan mo lang siya ng mga 30 minutes or less. Makaka-receive ka po ng email from PayPanda online payment. So pag i-open mo po tong email na to, email message na to, makikita mo po yung pangalan mo diyan. Make sure na correct spelling yung pangalan mo. Kung hindi naman po may counting error,
sabihin mo lang yung tao nag-assist sa'yo para i-revise niya or mag-send siya ulit ng payment link sa iyong email address with your correct spelling ng pangalan mo. Okay? If everything is okay naman, i-click mo lamang po itong click here para makapag-start ka po sa payment process. So, kapag ka-click mo po yan, ito yung magpapakita. Yung selection po ng payment. So, anong gusto mong pamamaraan para makapagbayad? Pwedeng credit card or debit card. Pwedeng online bank, yung iBanking ng BDO. Pwede po yon. Pwedeng over-the-counter naman. Pupunta ka mismo sa bank para doon ka magbayad. Pwede rin namang over-the-counter non-bank. Ito po yung MLB Villiers saka LBC. Pwede rin pong GCash. Ito yung mobile payments natin. So, i-explain ko po sa inyo muna itong credit card or debit card kung paano yung mga step-by-step process na gagawin mo. Okay, so ganito lamang po, no? Ito, screen record po ng cellphone nito. So, tingnan nyo po. Kapag credit card, ang gagamitin mo po, i-click mo lamang po yung credit card or debit card. Magiging green siya, then scroll down mo. Doon sa may bandang baba, makikita mo yung I agree. Click mo po yan, saka i-click mo yung proceed button. And then, yung website mag-o-open po, yun yung website kung saan ilalagay mo yung details ng card mo. Okay? So, ito po yung itsura niya. Yung sa payment option sa taas, credit card lang nakalagay dyan. Don't worry, kahit debit card yung ginagamit mo, okay lang po yan, walang problema. Credit card lang yan. And then, i-click mo po yung mga checkboxes dyan. Ilagay mo yung details ng card mo, yung pangalan mo, credit card number, and everything. Tapos, i-click mo yung proceed button sa baba. Pagka-click mo ng proceed button, makaka-receive ka ng OTP. Either via text message or email, depende po sa sinetup mo doon sa card na ginagamit mo. For security purposes po kasi yan. Okay? Kapag ka na-proceed mo na po, nalagay mo yung OTP, click submit, makaka-receive ka ulit ng email from PayPanda na sinasabing successful na yung payment mo. Okay? So that's the time na sabihan mo yung tao nag-assist sa'yo na nakapagbayad ka na and i-activate na yung account mo. Bigyan mo lang siya ng mga 30 minutes to 1 hour. Alright? So, ganyan po yung gagawin ninyo pagka credit card or debit card ang gagamitin. Kapag ka naman po, yung ibang pamamaraan ang gagamitin nyo, online banking, over-the-counter bank, over-the-counter non-bank, at saka GCash, eto naman po yung proseso. Okay? Pinag-isa ko na po lahat-lahat yan kasi iisa lang naman yung proseso niya. Okay? Sasabihin ko lang sa inyo mamaya yung pagkakaiba nila. Konting-konti lang naman. So, ganito yung gawin nyo guys, no? Pili kayo kung saan dyan. For example, dito, online bank. Click mo yan, tapos i-select mo kung anong bank. BDO, for example. Click ko yung BDO, tapos scroll up ko. And then, click ko yung I agree. Dapat make sure na may check yung I agree dyan, tapos i-click mo yung proceed button. After mo maklik yung proceed button, makaka-receive ka naman ng email sa iyong email address ng email message from PayPanda. So, i-open mo lamang po yun. Ayan. Kapag naging ganito ang screen, ibig sabihin nakapag-send na yung system ng email doon sa email mo, sa email address mo. So, open mo lamang po yung email mo, makikita mo po yung message na ganito. Dear, yung pangalan mo, tapos nakalagay na dyan yung reference number na gagamitin mo para magbayad. Yung 00189 ng umpisa. Okay, naka-emphasize din sa may bandang baba, sa may note, para makita mo at hindi ka magkamali. Kasi napaka-importante po yan na hindi ka pwedeng magkamali. Okay, kung nakikita nyo, may transaction expiration. Ito po, online banking, 1 hour lang siya. Ang amount niya is 1788 plus gateway service fee na 25 pesos. So, ang total na babayaran mo, 17,913. May instruction naman po ito. Kung sakaling medyo nalilito ka, click mo lang yung green button para makita mo yung instruction. Alright? So, ganyan po. Andyan yung complete instruction niya. If ever naman na medyo naguguluhan ka pa, pwede mo pong i-message yung taong nag-assist sa'yo para ma-assist ka rin niya kung saan banda ka na guguluhan. Okay? So, ganun din po yung proseso na gagawin ninyo kapag ka OTC bank ang i-click nyo o kaya OTC non-bank or GCash. Ang pagkakaiba lamang guys, ito. Okay? Pagka online bank, 1 hour ang validity ng transaction reference number. Alright? At ang gateway service fee ay 25 pesos at ang total na babayaran mo is 17,913. Yan ay online bank. Kapag ka naman over-the-counter bank, yung pupunta ka sa banko para dun ka magbabayad, 24 hours ang validity ng reference number, tapos ang gateway service fee is 30 pesos, ang total na babayaran mo is 17,918. Kapag ka over-the-counter non-bank naman, sa MLB Villiers o kaya sa LBC, 48 hours naman ang validity ng reference number. Ang amount na babayaran mo dahil sa may gateway service fee na 35 pesos, 17,923 ang total na babayaran. Okay, walang labis, walang kulang. And
Sa GCash naman po, dahil napaka-convenient ng GCash kasi hindi mo na kailangan lumabas ng bahay, kung may GCash ka, pwede mo rin pong gamitin yan. Ang validity naman ng reference number pagka GCash ay 24 hours. Ito nga lang guys, may gateway service fee na 375 pesos and 25 centavos. Medyo malaki, di ba? Higit isang kilong karne na yun, di ba? So, kaya itong GCash ang pinaka-last option. Kung pwede mo namang gawing online banking na lang, over-the-counter bank na lang, or over-the-counter non-bank na lang, mas mura yung service charge, di ba? So, yun na lang yung gagawin mo. Pero kung no option ka, gusto mo GCash na lang, ayun, isacrifice mo na lang yung 375.27 para mabayaran mo na hindi ka lumalabas ng inyong bahay. Okay? So, nasa sayo po yan. Lahat po ito ay through bills payment at direct po sa company. Okay? Yan. And guys, no, ito pa yung makukuha mo maliban po dun sa franchise, online franchise ID number. Marami ka pang mga makukuhang ibang bonuses. Okay? So ano yung mga bonuses na ito? Ito po yung dropshipping system. Ano itong dropshipping system? Ito po yung shopping online. Kasi po dito magkakaroon ka ng online mall like Lazada and Shopee. At ang tawag namin dito ay Tok Tok Mall. Yes, 'di ba? Parang itsura ng Lazada saka Shopee. Si ano lang wala diyan eh, si Jackie Chan lang, 'di ba? De joke lang. Yan, ito po yung mga products na mabibili mo sa Tok Tok Mall. Okay? By categories tayo. Marami yan, appliances, beverages, cosmetics, electronics and accessories, fashion, foods, school and office supplies, grocery, hardware, health and wellness, home and living, sports and travel, personal care, pet supplies, toys, games, collectibles. Ang dami, di ba? Kaya napakaganda nitong Tok Tok Mall kasi maraming pwedeng ibenta dito. Okay? Kung gusto mong bumili, pwede lang din, di ba? Magiging discounted ka na or yung commission mapupunta rin sa'yo. Kapag ka ibang taong bumili dito, guys, kikita ka ng up to 3.5%. So may, kung may isang bumili ng laptop na worth 50,000, okay? Sabi na lang natin, ang commission mo 1,500. Okay na 'yun, 'di ba? Okay na 'yun. Yan, ganyan po kaganda ang Tok Tok Mall. Sino magde-deliver ng item, si company na bahala doon. Sino magko-collect ng order, si company na bahala doon. Basta ibigay mo lang yung shop link mo, mag-shopping online na yung customer, wala ka nang ibang gagawin. Si company na lahat ang bahala doon, and pagdating ng Martes ng gabi, makukuha mo na lang yung commission mo, papasok sa digital wallet mo po dito sa system natin. Right, maliban po dyan, meron ka ring online store of frozen foods. Sa atin po kasi, ang Siomai King, Shopo the King, Burger Factory, Noodle House, Potato King, Boy Bondat, and Mang Box. Yes, pag-aari po ito ng mga meme-ari ng Tok Tok. Okay, so sa atin po yan. Kikita po tayo dito ng up to 15%. Ito naman ang itsura ng online store natin dito sa mga food products. O diba ang ganda? Nandiyan na yung label, nandiyan na yung picture, napakaganda ng presentation, di ba? May mga labels na rin dyan, may prices na rin dyan, ilang peraso ang per pack, nakalagay na lahat yan ng details. So, hindi na mahihirapan pa yung bibili. Mag-click-click na lang dyan kung anong naaayon sa kanyang panlasa. O, di ba? Yan. Tapos, kasi pag tinitignan mo yung mga pagkain nito, medyo nalalasahan mo siya eh. Ah, medyo maanghang. Nakita ko kasi yung Boy Bondat spicy sisig. O, di ba? Ganun yung epekto niyan kapag may mga nagsi-shopping online, mga pagkain, nako. Ito, meron pa dito marinated chicken neck. Alam mo yun, yung neck na yan, hindi nauubos yung laman niyan eh, di ba? Ayan, tapos ito may mga manto, ayan, may mga marinated spicy pork liempo. Grabe, di ba? Ganyan po kadami. So kapag ka naparami ng bili, yung sinenda mo ng iyong shop link, mas marami kang kikitain kasi up to 15% ang pwede mong kitain dito. Alright? So, ganyan po. Si company rin ulit, bahala ang mag-collect ng order, mag-collect ng payment, at mag-deliver kay customer. Every Tuesday, makukuha mo na lang yung commission mo. Meron ka rin online store of health and beauty products. Yes, meron po tayong company na JC. Pag-aari rin po ni na Boss Jonathan So. And Boss Carlito Makadangdang. Meron po tayong Calvit C dito, vitamin C. May glutathione din tayo, may barley tayo na juice saka barley capsule. Meron din tayong Ashitaba coffee and good leaf Ashitaba capsule. At meron din po tayong sabon kung may kakilala ka naliligo. Yan, mga mahilig magpaganda. Meron tayong toner, white cream, pinkish cream, tapos lotion. At kung may kakilala ka nireregla, meron din po tayong K-pads. Okay? Ito po yung napkin na may sanitary,
napkin na meron siyang negative ion. Okay, napakaganda po niyan. Ang daming health benefits niyan. Kung tatanungin mo kung nagamit ko na ba yan, hindi pa. Siyempre, hindi ko pa nagamit yan. Alright? Ayan. And meron din tayong online store of copper mask, Z-mask, UV copper bottle, and personal air purifier. Ito naman po sila. Okay, sikat na sikat na copper mask at saka yung Z-mask. Ayan, sikat na sikat po yan. And copper UV bottle, ito po yung nag-i-sterilize ng tubig in just few seconds lamang po. And meron din tayong Ninja Ion na personal air purifier. Kinikwintas po ito at pinupurify niya yung hangin sa paligid mo in 1 meter radius. Alright? Yan. Ano pa yung makukuha mo? Isasama ka po namin sa online franchisee community ng buong company. Meron din pong tayong community dito sa ating team na Dream Team. Free marketing materials na rin po. Lahat provided. Video and poster. Digital na mga poster po natin. Provided na rin po lahat-lahat yan. Professionally made po yan. And free trainings and coaching. Yes, yung mga training po natin dito, ginagawa natin every night. May 9 p.m. tayo, may 10 p.m. tayo. May mga replays din. What I mean is anytime na pwede mo na gusto mong panoorin yung mga replay ng ating mga trainings, pwede mo siyang panoorin through our Facebook group or dun sa community natin. Okay? And may coach ka rin po, yun na nag-invite sa'yo, na-train po yan para i-coach ka. If ever na hindi siya available, huwag kang mag-alala kasi meron tayong 24/7 team support. I-add ka po namin sa chat group at doon matututo ka po kasi doon anytime pwede kang mag-ask, magtanong doon sa chat group, marami po ang pwedeng sumagot sa'yo. Okay? At hindi lang yan, meron po tayong social media academy. Meron po tayong mga module na tinatawag, hindi lang po yung anak nyo ang nagmo-module. Pati po dito sa business natin may module para matuto po kayo kung paano gagawin ninyo yung mga makabagong pamamaraan para gawin itong negosyo natin through online para hindi ka tayo nahihirapan. Okay, kapag napag-aralan nyo itong mga to, nagiging madali na lang itong negosyo natin at kikita kayo ng mas malaki pa. Alright? So, ganyan po, ganda yung business natin. Ngayon may dalawang option ka. Option 1, do nothing and magpatuloy ka na sa nakasanayan mong buhay kung ikaw yung taong hindi mo na kailangan ng additional income. Marami ka ng pera, marami kang dam sa sarili mo, lagi mong kasama ang pamilya mo kasi kahit hindi ka na magtrabaho, marami ka ng pera, then option 1 ang para sa'yo. Pero kung ikaw yung kabaliktaran ng sinabi ko, ikaw yung taong laging kulang sa pera, walang time sa pamilya kasi lagi kang sumusub sa trabaho, ang masaklap niyan, nasa abroad ka. Naghahanap buhay ka sa abroad, iniwan mo mga anak mo sa Pilipinas, iniwan pamilya mo sa Pilipinas para lang maghanap ng pera sa abroad. Marami dyan tumanda na sa abroad na hindi makauwi. Bakit? Kasi walang pera daw pag uwi dito sa Pilipinas. Alam nyo, akala ko ganun din dati. Akala ko dati ganun. Bakit? Kasi OFW po ako for almost 12 years. Ang akala ko dati, pag uwi ko sa Pilipinas, walang pera. Maghihirap kami. Papayat kami kasi wala kami makain. Hindi pala totoo yun. Bakit? Kasi nung umuwi ako dito sa Pilipinas, guys, mas lumaki yung income ko kaysa dun sa sweldo ko sa abroad. Alright? So kahit nandito ka sa Pilipinas, empleyado ka dito, maaga kang umalis sa bahay nyo kasi ayaw mong malate dun sa trabaho mo, tapos pag uwi mo, gabi na rin. Diba? Araw-araw, ganun na lang yung buhay mo. Wala ka ng time sa sarili mo at time sa pamilya mo. Guys, ang oras ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo. Kasi pagdating ng araw, kahit marami ka ng pera, galing sa pension mo, dyan sa trabaho mo, hindi mo kayang bilhin yung oras na lumipas na, na malakas ka pa, na kaya nakasama ang pamilya mo at namamasyal kayo. Okay? Bakit ko nasabi yan? Kasi sarili kong karanasan. Ngayon, 36 years old ako, mukha lang akong 35 and a half. Di ba? Ngayon, tinatamasa ko na yung time and saka financial freedom. Bakit? Kasi andito na ako sa Pilipinas, kumikita ako ng maganda, kasama ko pamilya ko, bawat minuto ng aking buhay. Okay, hindi ako gumigising ng maaga para pumasok sa trabaho. Bakit? Hindi ko na kailangan magtrabaho. Kasi yung income ko pa lang dito sa online franchise business na to, sapat-sapat na para sa pangangailangan namin pang araw-araw. Okay, so ganun po kaganda itong negosyo na to. Alam mo kung bakit? Kasi option to ang pinili ko. Okay, nag-register ako dito, inaral ko itong negosyo, natuto ako kaya kumikita ako ngayon ng maganda. So kung ikaw kapatid, ikaw yung taong laging walang pera, namo-problema sa pera, walang time sa pamilya. Kung ikaw ay isang OFW, hindi ka makauwi-uwi dito kasi nga iniisip mo walang pera dito. Kakamali ka.
option to gawin mo, bigay mo na yung details mo para mas ka namin mag-register, para makapagsimula ka ng matuto para kumita. Kasi ako na mismo yung nagpapatunay sa inyo. Na itong negosyo na to, kayang-kaya niyang palitan yung sweldo mo ngayon at kayang-kaya niya ring doblehin. Okay? Kahit sabi mo sa akin, sumasahag ka ng 100,000 piso, kayang-kaya niyang doblehin. Alright, kung tatanungin mo sa akin, hindi lang doble ang nangyari sa akin dito. So, kung nangyari sa akin, walang rason na hindi mangyayari sa'yo. Yung iba, gusto itong negosyo kaso wala daw siyang 17, 8, 18. Alam mo, marami sa amin yung ganyan. Ako man din noon na nakita ko itong negosyo na ito, wala rin akong perang pang simula. Kaso nga lang, inisip ko dati, kung hindi ko to gagawin ng paraan, malamang baka habang buhay na ako namang problema sa pera. Kasi nga kapatid, kung hanggang ngayon wala kang 17, 18, ibig sabihin, matagal mo ng problema ang pera. Tama? So ito na yung panahon para solusyonan mo. Alam mo yung 1788 na yan, hindi yan yung problema. Yan yung solusyon sa matagal mo ng problema. Kasi yan, kapag ka na-remedyuhan mo, nakapagsimula ka sa negosyong ito, natuto ka, ginawa mo yung natutunan mo, kikita ka every week, anong tawag niya sa'yo? Ano yung mararamdaman mo? Ano lang sasabi mo sa sarili mo? Magkakaroon ka na ng financial freedom. At dahil may financial freedom ka na, kumikita ka na through online, kahit nasaan ka man, baka magre-resign ka na rin dyan sa trabaho mo kung UFW ka, baka uuwi ka na rin kagaya ko. Bakit? Kasi hindi mo na kailangan magtrabaho. Kumikita ka na dito sa online franchise business na ito. So bakit magtatrabaho ka pa? Tama ba? O di namnamin mo na lang yung sarap ng buhay. Uwi ka na sa bahay nyo, kasama pamilya mo, mamasyal kayo paminsan-minsan. Kung wala kang sasakyan, bili ka. Yes, kasi dito pwede kang bumili ng sasakyan galing sa income mo. Alright? Kung meron nga yung mga incentive dito, pwede mo makuha ng libre. Paano ko nasasabi? It's my experience. Okay, nakadalawang sasakyan na rin ako dito at itong bahay na kinaroroonan ko ngayon, galing din sa negosyong ito. O di ba? Kung nangyari sa akin, walang rason na hindi mangyayari sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, gawa mo na 'yan ng paraan. Kasi pag gagawa mo ng paraan, makakapagsimula ka na. So ngayon pa lang, welcome ko na po kayo dito sa team namin. Welcome to Dream Team. And guys, bigyan nyo lang ng up to 30 minutes yung mga taong nag-invite sa inyo dito. Ika-qualify lang nila kayo konti kung qualified kayo dito sa business namin. Hintayin nyo po silang mag-message sila sa inyo at sabihin sa inyo na congratulations ma'am, sir, you are qualified sa aming business. Bigyan mo na yung details mo para makapagsimula na kami. Okay, ganun guys ha. Hintayin nyo lang yung message ng taong nag-invite sa inyo dito. Huwag nyo muna silang i-message, okay? So, stop share na po ako. Maraming salamat sa lahat ng nanditong umattend. And I hope yung mga bago dito, no, I know na may natutunan din kayo dito sa presentation na to. Alright? Kasi guys, no, sa mga hindi pa po nakapag-sign up, lahat po ng mga team leaders dito are making efforts para po maturuan kayo ng gradually. Hindi to bigla na, hindi yung pagpasok mo, boom, alam mo na lahat, hindi. Okay? This business presentation is one of the trainings na kailangan atendahan, and yung mga hindi pa nakapag-sign up, okay, hindi ito yung last time na a-attend ko ng business presentation, because this business presentation is one of the trainings dito sa business na to para matutunan mo lahat ng sulok nitong negosyo na to at para makilala mo rin yung mga leaders dito sa team natin. Okay, maraming salamat everyone, and welcome to the good life.